Bagong tayong evacuation center sa Mataas na Kahoy, Batangas, pinasinayaan ni Pangulong Duterte. Narito ang report. Gawa na ang evacuation center na ito sa Barangay 2, Mataas na Kahoy. Mahigit 1,000 square meters ang lawak nito at kumpleto sa pasilidad gaya ng stage hall, basketball court, mess hall, kitchen area, delivery room, clinic, prayer room, mayroon ding nursery rooms, record room, consultation at higit sa lahat, mahigit 30 toilets. 40 toilets, I think about 12 or 9 urinals and 22 shower rooms. Kaya napakalaki nitong ating evacuation center na para pagka nagpunta dito yung mga displaced families, merong mga adequate facilities. It's almost complete na yung mga basic necessities na kailangan ng isang grupo at maraming grupo na andito ay maibibigay natin ang kanilang pangailangan. Para sa lokal na pamahalaan ng Mataas na Kahoy, malaking bagay para sa kanila ang pagkakaroon ng dekalidad na evacuation center, lalo't isa ang bayan sa nasa loob ng 14-kilometer danger zone ng Bulkang Taal. Ito po ay open sa lahat po ng nangangailangan, hindi lang po taga dito sa Mataas na Kahoy. Sobra po kami natutuwa dahil talagang ito po ay kailangan din po namin. Kung hindi man po pa sa mga evacuation, ay kundi sa mga halagang okasyon na pwede po namin magamit at sa mga kung ano man po yung mga pagtitipon sa munisipyo ay magagamit din po namin. Kahapon, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-inspeksyon sa bagong tayong evacuation center sa Mataas na Kahoy. I am confident that the evacuation center in Mataas na Kahoy will be of great service to our affected kababayans. I commend the people who have worked hard to complete the center with a strong sense of urgency. This would not have been possible without your passion and dedication. Bukod sa Mataas na Kahoy, mayroon ding bagong evacuation center ang mga bayan ng Santa Teresita at Alitagtag. Ito ang mga bayan na tumanggap ng evacuees noong kasagsagan ng pagputok ng Bulkang Taal noong 2020. Samantala, nagtungo rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa Agunsilyo para mamahagi ng food packs sa mahigit 100 pamilya sa bayan. Isa ang Agunsilyo sa dalawang bayang apektado ng bagong aktibidad ng Bulkang Taal. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.